Magandang araw mga idol. Dalawang NBA basketball legends ang nasaksihan natin sa nakalipas na dalawang dekada. In this video, silipin natin ang daylan kung bakit walang nangyaring labanan na LeBron versus Kobe sa NBA Finals. Pagkatapos nyo manood, hihintayin po kayo sa comment section para sa inyong mga opinion. Pero bagong lahat, mag-shoutout muna tayo sa ating mga idol coming from the last comment section. Verbal shoutout sa mga committee na bumubuo ng Saudi Arabia Filipino Bloggers Association. Shoutout din sa mga admins ng Philippine Bloggers Association. Congratulations at naabot na natin ang 400 members. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang down below at isasama ko kayo sa next video. Mga idol, malaking tulong ang mga likes. Kaya please huwag niyong kalimutang mag-like sa ating video today. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at sipain ang bell button para updated ka sa mga future videos natin. Balik tayo sa ating topic. Noong 2009, na-establish ni LeBron James ang ganap na pagiging superstar in the NBA. Sa taon nito, nakuha niya ang kanyang unang MVP trophy at pinangunahan ang Cavaliers sa best record sa NBA. At ito din ang first time para sa Team Cavaliers. Ready-ready na si James na umupo sa NBA throne. Sa West Side naman, ang Los Angeles Lakers ay number 1 sa Western Conference. Isang game lang ang lamang ng Cavaliers sa kanila. In fact, si Kobe Bryant ang reigning MVP ng liga na nakuha niya noong 2008. Ito ang year of redemption para kay Kobe, kung saan natalo sila ng Celtics sa finals noong previous season. Ready ng mundo para sa pagkikita ng Lakers at Cavaliers sa finals. Isang showdown ang inaasahan ng lahat para sa pagbabangga ng dalawang brightest superstar at that time. A clash between two generational players sa NBA history. Lakers took care of business through the first three rounds at nakabalik sa finals sa magkasunod na taon. Ang Cavaliers naman ay nagpakitang kayang-kaya nila ang Eastern teams at naswept nila ang kalaban sa first two rounds. Nakalaban nila sa Eastern Conference Finals ang kupunan ng Magic sa pangunguna ni Dwight Howard. Nasyak ang lahat nung natalo ng Magic ang Cavaliers in 6 games. Ang franchise record na 66 wins ng Cavaliers ay walang nagawa at naglaho ang pangarap ng lahat na mapanood ang LeBron versus Kobe sa finals. Natalo ng Lakers ang Magic at nakuha ni Kobe ang kanyang 4th ring. Sa 2010-2011 season, lalong umasa ang mga tao sa laban ng Kobe versus LeBron sa NBA Finals. Nanalo si LeBron James ng kanyang back-to-back MVP award at si Kobe naman ay handang-handa na para sa defending champion na Lakers. Ang Cavaliers noon has the same core and for the second consecutive season, ang Cavaliers ay nakakuha ng best record sa NBA habang ang Lakers naman ay nangunguna pa din sa Western Conference. Once again, Bryant and the Lakers took care of business at nakarating sa NBA Finals. Samantala, natalo ng Cavaliers ang Bulls sa first round in 5 games. Pero na-short sila nung nakabangga nila ang redemption team ng Celtics sa pangunguna ng kanilang Big 3 na sila Kevin Garnett, Paul Pierce at Ray Allen. May grand finale pa ding naganap nung naglaban ng Lakers sa Celtics kung saan pinatumba ng Lakers ang Celtics sa Game 7. But once again, James failed to play his part para maibigay sa mundo ang NBA Finals dream matchup ng Lakers at Cavaliers. Naranasan ng NBA ang power shift nung dinala ni LeBron James ang kanyang talent sa South Beach. Sa infamous na show na tinawag na The Decision, nag-join forces sila LeBron, D-Wade at Bosch para buuin ang Big 3 version sa Miami Heat. Nahirapan ang Miami Heat noong nagsimula ang regular season pero nakarating sila sa finals sa unang pagkakataon. Samantala ang Lakers ay unti-unting naramdaman ang father time. Pero sa kabuuan ay mukhang kayang-kaya pa din nilang makatuntong sa finals sa ika-4 na sunod na taon. Ang panalo sa finals ay magbibigay sa kanila ng three-peat na iilang teams lang ang nakakuha. Ito din ang magbibigay sa mga NBA fans ng dream matchup sa finals ni LeBron at Kobe. Kaya lang mga idol, minalas ang Lakers nung natalo sila ng Dallas Mavericks sa pangunguna ni Dirk Nowitzki. Biglang natapos ang kanilang playoff run. This time, Kobe came up empty on his end of the deal.
Sinabit din ni LeBron James ang pagkatalo sa finals sa kamay ng Dallas Maverick upang makamit ng Dallas ang kauna-unang championship in team history. Sa lockout season ng 2011-2012, ang kupunan ng Heat entered the season as the favorite to reach the finals, samantalang ang Lakers naman ay unti-unting nag-fade away as elite team ng NBA. Pero sa simula, mukhang nagkaroon ng buhay ang kupunan ng Lakers para bumalik sa title contention nung muntik na nilang makuha si Chris Paul na nasa prime ng kanyang career. Na-close na ang deal na magdadala kay Chris Paul sa Los Angeles Lakers kapalit ni Paul Gasol. Pero mga idol, hindi ito nangyari sapagkat naveto ni Commissioner David Stern ang trade. After 5 days, napunta si Chris Paul sa LA Clippers. Hindi tumigil ang Lakers sa pag-upgrade nung nakuha nila si Steve Nash at Dwight Howard para pagsamahin ang 2-time MVP na si Steve Nash, 2008 MVP Kobe Bryant at 3 consecutive time Defensive Player of the Year na si Dwight Howard. Ang experiment na ito failed miserably at nag-struggle ang Lakers na makakuha ng momentum at chemistry sa buong season. Pinilit pa din ni Kobe na madala ang Lakers sa playoff hanggang he suffered a torn Achilles before the regular season ended. Ang injury nito mga idol ay isang malaking sign ng pagtatapos ng karir ni Kobe as a superstar at ending ng pangarap na makita mga fans ang finals featuring the Mamba and the King. Dahil sa age gap ng dalawang superstars, meron sanang 4 years window para makita natin sila maglaro sa kanilang prime, pero hindi ito nangyari simply because their teams never become the best teams at the same time. Ano sa palagay niyo mga idol? Agree ba kayo sa kwento natin today? Meron pa ba kayong idadagdag sa mga reasons kung bakit hindi sila naglaban sa finals? Mag-comment down below para marinig namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. I'll catch you in the next one. Okay, so you know the drill. Unless you have been under a rock for the last decade or you are my grandmother. If you like our video, please hit like and let us know. And if you'd like to see more of it, hit subscribe. We have much more content to come.